What's up and welcome back sa aking channel, mga ka-teammate. Ano ang option ng San Antonio Spurs next season? Gayong malabo na si Victor Wembanyama. At gaano kagaling si Scoot Henderson? Diyan iikot ang ating video, mga ka-teammate. Pero bago yan, inaanyahan kitang pindutin muna ang subscribe button at bell icon para on rhythm ka sa mga bagong uploads natin. Here we go! Nagsikap ang San Antonio Spurs sa lilipas na season na mag-tank mode o magpatalo. Sukdulang talikuran sandali ang reputasyon ng prangkisa para lang sumugal sa French phenom na si Victor Wembanyama. Kaso ang pag-asa ng Spurs sa batang Pranses ay unti-unting nagugunaw at lumalabo na. Ang San Antonio ay maaaring humantong sa isang outstanding consolation prize, securing the second overall selection. Siyempre, idadraft ng San Antonio Spurs dyan si Scoot Henderson at wala ng pagtatalo dyan. Bagamat sa ibang mga draft experts ay na-move si Brandon Miller sa number 2 on their big boards in the days bago pumasok ang buwan ng March. Pero ayon sa mga lehitimong source natin online, ay matibay pa din ang pananalig na mananatiling second best prospect in this class si Scoot Henderson. Kung babalikan naman natin ang stats ni Scoot Henderson, he has dominated grown men during the second season with the G League Ignite, averaging 17.6 points, 5.1 rebounds per game, at 6.8 assists per game. Mamaw stats yan, mga ka-teammate. The young point guard has a dynamic dribbling package. Kasama na nga dyan yung kanyang court vision na mamaya tatalakayin natin. And scores off the bounce at all three levels with advanced moves and counters. Kaya niyang linlangin ang mga defenders with his blistering first step and rise above the rim with his explosive leaping ability. Athletic din ang batang ito, mga ka-teammate, at malaki ang aasahan ng Spurs sa kanya kung magkataon. Kaso nga lang, gaya ng napag-usapan natin last video, merong Trey Jones at Devontae Graham ang San Antonio. At kung papasok pa sa lineup si Scoot Henderson, paano na ang magiging setup? Aalisin ba si Trey Jones or si Devontae Graham? O kung mananatili silang pareho, nanganganib nga ba ang isa sa kanila sa pagdating ni Scoot? Well, possible lang lahat ng yan, mga ka-teammate. Pero kung ako ang tatanungin, Trey Jones pa rin talaga ako dyan, mga ka-teammate. Pero sayang, mahusay sana si Devontae Graham. Okay, let's say nasa lineup na si Scoot Henderson. Ano ang magiging setup ng Spurs next season? Since negatibo na ang Spurs kay Wembanyama, i-a-adjust na ni Coach Pop ang plano para kay Jeremy Sohan at Sandro Mamukulashvili. Na tingin ko, magpe-pay attention sa power forward position, samantalang si Zach Collins naman ay tatrabaho sa 5. Wala namang masama kung i-train ng Spurs si Sohan para maging next team tankan. At tingin ko, lalong uhusa ito next season, huwag lang tatamaan ng mga injuries. Malaki din ang magiging assignment si Zach Collins, mga ka-teammate. Natingin ko, naabisuhan na kung sakaling negative kay Wembanyama. Posible ding maging karelyebo ni Zach Collins si Charles Bassey or kung kukuha ng bagong sentro ang Spurs na backup na maaaring makatulong sa team. Mga ka-teammate, ang San Antonio Spurs ay nagmamay-ari ng 3 picks sa draft na ito. Ngunit ang mga protection sa kanila ay nangangahulugan na isa lamang sa kanila ang posibleng makuha sa taong ito. At kung ano ang magiging place ng Toronto Raptors sa standing, matatanggap ng San Antonio ang kanilang second rounder and will select 48 overall. Kaya hindi lang first round pick ang nakaka-excite, mga ka-teammate, maging ang papasok na second rounders ng San Antonio Spurs. At sure akong manggugulat na naman ang Spurs dyan. So balik tayo sa lineup ng Spurs ngayon. Para sa akin, alanganin sila Romeo Langford, Gorgui Dieng, Kem Birch at Devontae Graham. Maaring i-endorse ng Spurs ang mga ito sa ibang team next season dahil alam nating maraming magiging major changes sa lineup in order to balance the team. Sa nakikita ko sa Spurs, maganda ang magiging future nito kay Scoot Henderson. Mas may-emphasize ang mga play, pick and roll, at team effort. Check natin ang play na nilatag ni Scoot over Victor Wembanyama. Well, dito may double thinking si Wemby. Kung aatake or ipapasa ni Scoot ang bola, slow face and uses the screen kay number 12, then bounce pa sa gitna. Perfect. Ang ganda, mga ka-teammate. May imagine natin kapag ganito ang design ng play kay Scoot Henderson at Zach Collins, pamatay yan, mga ka-teammate. Dagdag pa dyan, if ever masaraduhan si Collins for that play, since may passing skills din ito, ay pwede niyang i-kick out sa labas or drop pass sa cutter for a bucket. Ang ganda din ng play na ito, mga ka-teammate. Parang offensive system na din ang Spurs galing sa screen. Then a little bit stop and shown neutral head position na akala ni Wembanyama may aangat pero ipinasa through bounce pass kay number 12. Napakatindi din ng court vision ni Scoot Henderson na parang ginagawa ni Nikola Jokic at Manu Ginobili kapag naghahanap ng open man.
Well, isa lamang ito sa mga bagay na aabangan natin kay Scoot. At tingin ko, mataas ang tendency na mag-fit agad ito sa Spurs system at magagamit ng gusto ang mga bigs ng Spurs at mas makikita natin ang ball movement next season. Shoutout sa iyo ka-teammate Kurt Harry, kay ka-teammate Mark Zildjian Fenerbahce. Shoutout din sa iyo ka-teammate Jerome Maniling at kay ka-teammate Manuel Castro. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. That's all for today and see you sa next episode.